So yun mga idol, good morning. Ang pagising natin, siyempre habang nagkakape tayo, trim-trim tayo ng ating mga halaman, didilig tayo, tapos bisita kung may kailangan bang bawasan o ilipat. Ayan, nasa bakaran ko sa likod ko, pakita ko sa inyo, videohan ko isa-isa. Ang aking mga bugimbilyang alaga, bonsai, paikot, yan. Magkalat na oh. Dami no. So pakita ko pa sa inyo mamaya, mayroon pa tayo sa loob ng bahay. Dami tayong alaga. So ay ano ko sa inyo mga idol, pakita ko sa inyo yung mga halaman natin ha. All right. Yan. Yan mga idol, isang malaking base na puno ng bougainvillea na nahukay ko dati. Ang totoong kulay niyan, yan nasa baba na yan, na kulay pula. Sinuksukan ko lang siya ng kulay pula din na fuchsia pink na 21J kung tawagin. Kasi bakit? Kasi yan ay kumpul-kumpul kong mamulaklak. Ito siya kasi fuchsia pink din, pink na pink. Fuchsia pink na 36 petals siya mga idol. Kasi bakit tinatawag? Sa isang kumpul niyan, iba't ibang dami niya no. Tapos syempre sinamahan natin ito. Yellow sa una. Tapos nagta-transform siya sa kulay peach. Tapos sinamahan ko rin si idol ng kulay purple, ang ganda no. O yan. So ang puno niyan iisa mga idol yan oh. Parang ito'y dinugtong ko. Grafted kung tawagin natin. Yan. Nakabuhay naman tayo, nagtagumpay naman. Kaya syempre, kaya sinunod-sunod ko na yan. Meron tayong kulay white day yan na nakasok-sok din ng idol. Yan. Kulay white, di ba? So isang puno lang yan. Kung mapapanood yung mga ito, taka kayo magtatanong. Yan. Marami rin akong ibang ginawa dito. Dahil siyempre napahilig na tayo sa bougainvillea mga idol. Eh maganda sa paligid natin sa garden. Ayan o. Ayan itaas niya. Pagbaba niyan. May kahalo siyang ibang kulay. Ayan o. Tapos sunod ko din ni idol ito. Ayan laki ng base niya no. More or less 10 years old. Yan ang puno niya. Malaki. Dahil ang ginawa ko dyan mga idol ay pinatubuan ko siya ng bagong sanga. Bagong sanga and then pinabulaklak ko ng itaas. Pupurman ko pa siya mga idol dahil inuubos ko lang bulaklak niya. Ngayon magdadry siya. Saka natin popormahan ng bonsai wiring natin. So isa pa rin sa ating masterpiece natin. Dahil sa aking aso. Si Luna. Hi Luna! Ayan. Hey! Isang malaking puno natin mga idol. Kulay pula. Ang bulaklak niyan idol ay garne. Yan, yan, yan ang bulaklak niyan. So ginawa ko, yung baba tinusukan ko ng 36 petals na fuchsia pink. Ayan. So makakita nyo pataas yung idol, maraming dugtong yan ng iba't ibang kulay na bulaklak. So iwan, kung baga tawagin natin 6-in-1, 7-in-1, na bougainvillea, isang puno, marami. Meron tayong puti. May tinusok din tayo na 21J, yung tawagin yung kumpul-kumpul. Ayan. Meron din tayong peach na nilagay dyan mga idol, ayan. And then syempre kulay white, may purple dito, hindi pa lumalabas mga idol eh. Ayan o, marami to eh. Ito wala pang kalulugon lang nito. O yan, doon na, pasok na. Kung titingnan nyo sa malayo mga idol, yan ang forma nyan. Alright. So ito, yun ang forma, pinakita ko kanina. Tapos sa malayo, ito yun. Yan.
Ayan, pumapatak ang ulan mga idol. Pakita ko sa iyo mga idol, isa pang puno ng bougainvillea bonsai ko ito. Ayan, kita nyo naman ang bulaklak nyo, no? Punong-puno na. So, hintayin natin mag-bloom niya. Pero maganda mga idol, ano? Subukan nyo mag-alaga sa bahay. Tapos, dilig-dilig lang tayo daily. Kaya napakadali niyan. So, ito mga idol. Isa pa rin. Hindi pa nagpo-full bloom pa kasi pinalbo ko yan. Ayan siya, oh. Maka ng puno, no? Tuloy natin mga idol, ha? Ang kagandahan din sa bonsai ko na rin mga idol, eh. Malaki siyang puno. Kaya lang, problema natin, kinain yung loob niya ng anay, ng tinira ng guyam, kaya ganyan ang nangyari. Ang akin na lang ang ginawang paraan diyan, inalis ko yung guyam, anay sa loob. Tapos, ang nabubuhay lang sa kanya ay puro balat. Ayan, oh. Kung ang naguang loob, no, mga idol. Yan. Pero mas lalong gumanda siya kasi parang ang nangyari diyan parang naging natural yung kanyang forma, no. Marami pa rin tayong mga alaga dito mga idol. Ayan, tulad niyan, maliliit. So ang bulaklak niyan ay 36 petals na ganyang kulay. Tapos isa pa nating alaga, ito. Tawag ito yung Mr. and Mrs. Tapos yung tinatawag na Red Manila. Mga idol, yan ang bulaklak niya. Okay? Yung mga mahihilig diyan sa bougainvillea mga idol. Gawin niyo na to sa inyong bahay. Umpisahan niyo nang mag-alaga dahil pag gumanda ng ating mga bougainvillea ganda sa garden. Ang kinagaganda kasi ng ating mga bougainvillea yung pagtanda niya at pagtagal. Tulad nito, ginawa ko din ang kinalbo ko. Aking kinalbo yan. Bulaklak niya. So, nagsusuluyan na sila lahat. Right? Yan. Meron tayong dito ang isang yung malaking base natin. Pinapaganda pa natin. 21J yan mga idol. Yan ang bulaklak niya. Ganda ng puno niyan. May mga alaga pa tayo dito sa kabilang side ng ating garden mga idol. Yan siya, pinagaganda ko pa. Dinadirect sunlight ko para at least ano siya, yung gumanda. Ang pinakang ano lang naman ng bougainvillea, sekreto niyan. Kailangan talaga siya ay rektang-rekta sa init ng araw. Tapos syempre dilig natin kahit every other day kasi mas gusto nila yung nadadry sila para makapag-produce sila ng maraming bulaklak. Yung garden natin yan ang mga halaman natin nasa tabi na ng kalye sa kabilang kalsada ng ating tirahan bahay kasi sobra na sa loob. Ayan. Alright. So mga idol, next video natin, pakita ko sa inyo yung iba kong halaman na alaga na ano naman. Bonsai naman na iba't ibang puno. Ang dami niyo, no? Ito kasi yung pinakang nahukay ko na malaking puno ng bougainvillea. Ang ginawa ko dyan, dinudugtong ako ng iba't ibang kulay. Sana mabuhay, pero nagsisimula na siyang tumubo. Ito yung original na kulay niya mga idol. Ito, kaya ang problema ko nito, yung aking graft nito, wala pang nasuloy. Pero sana naman, matuloy na. Kasi sayang ang ating tago dito. Kung hindi, mag-uuli tayo. Ayan. So, dinugtungan, tapos binalutan ng plastic para mabilis. Ito, malaki pa ito mga idol. Ayan, dami kong halaman dito, sunod-sunod yung mga idol. Ito, puno kalamansi, variegated naman bougainvillea, tapos bougainvillea, kulay dilaw. Ayan, iba't ibang
bonsai ko naman tong ano, mga alaga. Ayan. Yan. Diba? Daming alaman, no? Sobra-sobra. Sobra-sobra na ang ating mga alaga. Abot na sa kabilang kalsada. Ayan. So mga idol, babay muna. At least ay nakita ko sa inyo yung ano natin, garden. At kita nyo na ang mga halaman natin ay punong-puno na. Tapos ano na yan, no? Nasa kabila na ng karsada, nasa kabila na ng ano natin, sa kabilang portion, hindi na natin lupa, pero wala pa naman nagtatayo ng bahay, kaya madaling namang ilipat kasi nasa pasaan, mga idol. Dun sa mga idol natin, kayo yung mahilig sa halaman, shoutout sa inyo, dahil syempre alam nyo naman kung gaano kasaya pagka may mga halaman tayo sa tabing bahay, no? Yan ang isa sa tuwing umaga, pagising, habang nagkakape, di-train, di-dilig. Kaya super super dami ito yung mga halaman ng mga bonsai natin, paikot na. Yan.